ang isa sa pinakamahusay na inside at outside operator noong dekada 60 at 80. Miyembro po ng 25 greatest PBA players at ikalawa sa may pinakamaraming kampyonato na nakuha sa kasaysayan ng liga. Siya po si Alfredo Hubalde o mas kilala bilang Freddy Hubalde, ang Mr. Bankshot ng Philippine Basketball. High school pa lang po noon habang naglalaro para sa Mapua Red Robins ay kinakitaan na ng husay sa paglalaro ng basketball itong si Freddy, dahilan naman po upang paglaruin na siya sa seniors division ng NCAA. Pagdating naman po sa kolehiyo ay lalong tumaas ang antas ng kanyang laro, kaya naman siya ang nahirang na NCAA Most Valuable Player taong 1973. Taong 1974 naman nang mapasama siya sa ating RPU team na nag-uwi ng medalyang ginto. Dahil dito, kinuha siya ng koponan ng UTEX sa MICA upang kanilang maging manlalaro. Dito ay maswerteng nakakuha pa siya ng kampyonato bago napunta sa koponan ng CRISPA, nga lang ay hindi naman agad nakapaglaro. Taong 1975 nang pumasok ang kanyang team sa bagong liga na PBA. Dito po ay nabuo ang powerhouse team na kinabibilangan nila Bogs Adornado, Abet Gidaben, Atoy Ko, Philip Cesar at Bernie Fabiosa. Sa kanyang unang taon ay nagsisilbi lamang siyang reliever ni Adornado. Nga lang po ay nagtamo ng matinding injury si Adornado, dahilan upang madagdagan ang kanyang playing time. Dito na nga po lalong pumutok ang laro ni Freddy Hubalde. Katunayan, siya po ang hinirang na Most Valuable Player ng taong 1977. Kasama po si Hubalde sa lahat ng kampyonato ng CRISPA sa PBA, kabilang na po ang kanilang dalawang Grand Slam. Ngunit matapos ang taong 1984 ay na-disband naman ang koponan, dahilan upang mapadpad siya sa team ng Tanduay kasama sina Gidaben at Padim Israel. Bago naman matapos ang taon ay na-trade si Gidaben at dito nga ay nakatandem niya ang dating niyang kalaban si Ramon Fernandez. Sa koponan po ng Tanduay ay tatlong kampyonato pa ang kanyang natikman bago nang paumpisa ng 1988 ay umalis ang kanyang team sa liga na pinalitan naman ng dating amateur team na Pure Foods. Ngunit bago matapos ang taon ay muli na naman itong nalipat sa koponan ng Formula Shell, bago nga huling naglaro sa koponan ng Añejo Ram taong 1990. Dito po ay naging kakampi niya ang dati niyang kabantayan at rival na si Sonny Jaworski, pati na rin ang mga dati niyang kakampi sa CRISPA na sina Rudy Distrito, Romulo Mamaril at Philip Cesar. Matapos po ang taon ay tuluyan na itong nagretiro sa edad na 37. Sa kabuuan po ay tumagal ng 15 taon ang kanyang naging karera sa PBA. May isang season MVP, 3 mythical team selection, 16 na kampyonato kabilang ang 2 Grand Slam at napasama sa 25 greatest PBA players. Isang pagkilala po na nararapat lamang sa nag-iisang Freddy Hubalde. At bukod nga po sa nakatatandang Hubalde ay nalinya rin po sa basketball ang kanya namang mga anak. Nagsilbi din po itong coach para sa kanyang alma mater na Mapua at halos 2 dekada ring naging coach at mentor ng Marist School of Marikina. Mahigit 3 dekada na nga po noong huli natin itong nakitang naglalaro, pero para sa kanyang mga tagahanga tila kailan lamang ang nagdaan. Isang simbolo ng hard work at determinasyon, isang magandang ehemplo para rin sa mga nagnanais mag-basketball. So yan po ang naging buhay ng tinaguriang Mr. Bankshot at isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine basketball na si Freddy Hubalde. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.